Gizmo, sino ba talaga sina Melchor, Gaspar, at Baltasar? Ha? Gizmo, kalala mo ba yun? Ate Sina, feeling ko, kapatid ng kabursa! Hindi! Joke lang! Hindi! Pero familiar yung Baltasar eh. Oo nga eh, familiar. Nagtitinda ng yelo sa labas! Hindi din! Hindi din. Ay! Naalala ko na Gizmo, si Baltasar yung poet, yung susulat ng mga tula. Di ba siya yun? Francisco Baltasar. Di ba? Yun yata siya, pero baka hindi niya tinatanong dito ni Juju. Mali, mali pala. Sino ba yun? Sino ba kaya? Teka, para mas mabilis, iscan mo na sa memory mo. Dali, 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 dali. Sige, sige. Dali, dali. Scanning. Dali, dali, dali. Scanning. Dali. Hindi ko mahanap. Ano ba yan? Try mo ulit, isa pa. Dali, dali. Scanning. Hindi ko talaga mahanap sa Bible. Ano ba yan? Naku, try mo ibang source naman. History, mga ganun. Dali, sige, dali. Sige. Dali, sige. Dali. Ayun! Oh, nakita ko na! Ano na? Ito ang sabi dito, Ate Sina. Oh, sige, patingin. Sabi dito, traditionally, sila daw yung tatlong hari na bumisita kay Jesus para magdala ng gold, myrrh, at saka frankincense. Pero sa Bible, wala namang mga hari na bumisita kay Jesus. Oo nga. Ang bumisita talaga sa kanya, di ba? Mga pantas, saka wise men. Oo. Sila yun. Wala ring bilang o kung ilan sila talaga na dumalaw kay Jesus doon. Saka lalong walang nakasulat ng mga pangalan nila. Oo nga, Gizmo, kasi inaalala ko din eh. Wala naman yun sa nabasa ko. Kaya pala di makita ni Gizmo eh. Kasi mali yung information na nakasanayan natin. Okay. Buti na lang, na-research natin, Gizmo! Oo nga, galing mo talaga. Galing talaga ni Professor Quantum. Kayo din, mga batang superbook, ha? Matutong mag-research para di ma-fake news. Malay nyo, baka yung mga sinasabi o kaya yung mga nakasanayan natin, hindi pala totoo. Kaya research kayo. Marami pang trivia sa Superbook Bible app. Kaya hanapin nyo lang ang Gizmo's Bible Brain Busters game sa Superbook Bible app. Panoorin ang Superbook episode na The First Christmas sa aming YouTube channel at Batang Superbook. Superbook! Mga Batang Superbook, mag-praying hands kayo ha, tsaka itikit nyo ang inyong mga mata, tsaka susunod kayo sa akin sa pag-pray ko. Father, sorry po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na si Jesus ang totoong reason for the season. Lord Jesus, sorry po sa mga kasalanan namin. Tinatanggap ka po namin bilang Lord at Savior namin. Bigyan niyo po kami ng grace na mabuhay ng nakaka-honor at nakaka-praise kay God. Thank you po. In your mighty name, Jesus. Amen! Gizmo, alam mo, perfect timing din to para ipag-pray din naman natin yung sineselebrate natin ngayon. Pwede ba tayo mag-pray ulit? Oo naman. Sige, let's pray, mga batang superbook. Lord God, salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming season na katulad nito. Thank you po, Panginoon, dahil pinapaalala niyo po sa amin kung sino kayo at kung bakit kayo dumating dito sa mundo para iligtas kami. Panginoon, salamat po dahil meron po kaming tagapagligtas, si Jesus Christ, at siya po ang nagre-remind sa amin na magbigay, Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin yung mga bata po na mga batang superbook po na kasama po namin ngayon na every time po na maaalala nila ang Christmas, hindi lang po na magre-receive sila ng kanilang mga gifts, kundi magbibigay din sila sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigay niyo po ang inyong anak para sa amin. Isa po ito sa pinaka magandang regalo na matatanggap namin ngayong Pasko. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!